right? Good, good, good. Carla. Hindi ka naman galit, Carla. Okay, okay, okay. Joy. Personalidad. Lahat po tayo may kanya-kanya pong pagkatao na siyempre sa paglipas ng panahon, sa paglakad ng panahon ay nakakapag-adjust naman tayo. Kapag lagi na silang magkasama-sama, lalo na yung mga bagong dumating na sila Carla at si Beyonce, ay makikita na natin yung kanila pong tunay na samahan, yung kanila pong tunay na samahan, yung kanila pong band. Beyonce, Eden, Dara, Melka, Joy, and Carla. Okay, Miss Camille, papasukin muna sila. Miss Camille. Ito na sila, Direk. Sorry naman. Are you listening to me? Tulala ka na naman. Sabi ko sa'yo, huwag kang masyadong tumingin sa akin. Makinig ka lang sa sasabihin ko. Papasukin mo na yung mga Kalingap Angels. Thank you. Beyonce. Okay. Hawak sa buhok. Hawak sa buhok. Alright. Good, good, good. Carla. Hindi ka naman galit, Carla. Okay, okay, okay. Joy. Dara. Roseanne. Okay, Eden. Okay, Melka, Melka. Alright, alright. Thank you, ladies. Thank you.
nag-enjoy ka? Nag-enjoy ba kayo? Super! Nag-enjoy sila. Nag-enjoy din kami kasama sila. At syempre sana nag-enjoy din kayo mga viewers natin. Nag-enjoy ba kayo? Kita nyo naman, grabe. Pagpasok pa lang ng pintuan, nagkakasigawan na yung mga boys. Dahil lahat ng pumapasok doon sa pintuan na yun, lahat ng Kalingap Angels na pumasok doon, talaga naman pinagkakaguluhan. Hindi magkamayaw itong mga K-boys, lalo na itong sila Kalingap Tata at ganun din naman si Jomar. Nakaalam mo naman pagkakagwapo, no? Sabagay, hindi naman ako magtataka kapag sila ay nahimatay at talaga naman kinikilig kung hindi pa sila nakakatikim ng pagmamahal ng mga babae. Pero tayo, sanay na tayo dyan. Talagang sabay-sabay pa nga. Kaya medyo naguguluhan ako at gusto ko rong ipahinga ang aking isipan. Diba? So, kayo, mga nanonood dyan, ayun yung maniwala sa mga sinasabi ko, bahala kayo dyan. Hindi pa nga kayo naglalike eh. Maglike naman kayo. Magsubscribe na rin kayo at magshare na rin. Siyempre, minsan lang ako magsalita ng ganito. Nood kayo nanood, tapos ayaw nyo naman maglike. Ano ba naman yan? Maglike na kayo. Kita nyo naman. Kapalan na talaga ng mukha. Kinakapalan ko na ang mukha ko. Kaya lumalapit na ako sa inyo. Ngayon, speaking of lakas ng loob, itong sila Beyonce at si Carla, nung dumating doon, talaga namang napakamahiyain. Hindi nila alam ang gagawin nila, hindi nila alam ang sasabihin nila, hindi nila alam kung ano ikikilos nila. And in fact, itong si Beyonce, nung makita si Joy, talaga namang walang masabi dahil idol niya raw si Joy. Talaga namang humanga siya sa kagandahan nito. Kahit siya ay maganda na rin, wala siyang masabi, kundi puro paghanga. Talaga namang nandoon yung kanya pong hiya. Hindi niya alam sasabihin niya. Subalit kapag siya ay nagsalita, puro magagandang bagay ang namumutawi sa kanyang bibig. At ito naman si Carla, halos wala nang masabi at wala nang maumpisahan dahil sa sobra din naman niyang hiya. Well, lahat po tayo may personalidad. Lahat po tayo may kanya-kanya pong pagkatao na siyempre, sa paglipas ng panahon, sa paglakad ng panahon, ay nakakapag-adjust naman tayo. Kapag lagi na silang magkasama-sama, lalo na yung mga bagong dumating na sila Carla at si Beyonce, ay makikita na natin yung kanila pong tunay na samahan, yung kanila pong tunay na samahan, yung kanila pong bonding na hindi na sila magkakaroon ng ilangan at magiging komportable na sila sa bawat isa. Alam ko yan eh, bakit ko naman nasabi? Nung ako nga nagpunta ng diet eh, alam nyo ba? No? Nung namit ko si Dodong Ruel at si Kalinga Prab, alam nyo ba ang nangyari sa akin? Mali. Si Kalinga Prab at si Dodong Ruel ang namula. Hindi ako. Kaya sabi ko kay Kalinga Prab at kay Dodong Ruel, tol, insan, huwag kayo mahiya, ako lang to. So, as time goes by, as minute goes by, nakapag-adjust na rin sila at naisip nila na isa lang din naman akong normal na tao. So, ganun lang din naman yun, no? Itong mga magagandang dilag na ito, kaya naman na ipapakita natin sa vlog nila Kalinga Prab, ay hindi upang ipakita lamang yung kanilang physical na kagandahan, yung kanilang mga magagandang muka. Kung hindi, maipakita yung kanilang buhay, yung kanila pong magandang magiging impluensya doon po sa mga makakapanood, especially doon sa mga kagaya po nilang kabataan na may kapareho po nilang sitwasyon sa kanila pong buhay. Ito pong kanilang buhay ay magiging inspirasyon na lumaban, na magpatuloy, na maging malakas, na pilit abutin ang kanilang mga pangarap para sa kanilang mga sarili at ganun din naman sa kanilang pamilya. Kaya kita nyo naman, sobrang saya talaga sa Kalingap, sobrang saya ng mga Kalingap Angels sapagkat itong mga munting anghel na ito, tayo pong lahat ay saksi sa pagbabago ng kanila pong buhay. Dito nga sa episode na ito, nakasama nila bilang parte ng Kalingap Angels, ito pong sila Beyonce at si Carla. Na bagamat mahihain natin na sila po ay karapat dapat mapabilang sa grupo na ito. Hindi kagaya ng iba, no? Pinasok mo na nga sa grupo, walang hiya pa. Itong sila Beyonce at Carla, talagang mahihain. Merong ethics na tinatawag at merong talagang mababang pagkatao. Ito yung nasabi ko lang naman bilang pag-aalintulad sapagkat ito pong mga taong ito, mga kabataan na ito, ang dapat po nating pamarisan. Napakasimple, magaganda, at may magandang maidudulot sa ating pong mga buhay. Alright? So, muli maraming salamat sa inyo pong lahat. Patuloy ang pagsuporta natin sa Ama ng Kalingap kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab. Ate Edna, sa lahat po ng mga kasama nating reactors, ganun din naman sa Dubai OFW Kalingap Chapter, sa ating pong channel members, subscribers, and newly subscribers, maraming salamat sa inyo pong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you all.